Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. And pagigising ko lang guys, it's time check. It's 7:10 in the morning, and as usual, mag-prepare tayo ng ating breakfast. Before that, maglinis muna tayo ng ating mga bahay-bahay. Yeah. At saka, alam mo na guys, pagkatapos magluto muna tayo, mag-prepare muna tayo ng ating umagahan. Dahil kakain. So ayun guys, be back later. Ngayon guys, gagawa lang tayo ng review tungkol ditong pizza na bili ko na lavalier microphone. It's only 148 guys. 3.5 AUX G model GL-119. Ang nakalagay dito guys is high definition voice, clear sound quality, and strong anti-interference. So, buksan natin guys. Today, it's the pill guys. So, ano guys, ginamit ko siya. Mas ano siya guys, mas lesser yung noise pa naka-connect siya sa ano, cellphone. Wala masyadong may ano ba? May difference talaga between kung wala nito or yung ano lang speaker lang talaga ng microphone. Yung microphone ang talaga cellphone ang gagamitin mo or you're using this lavalier microphone. Maganda siya guys so far. Natesting ko to kanina before ko ano to, before ako nag video sinubukan ko siya guys. Gumawa ko ng 5 minutes video, tapos pinakinggan ko, tapos gumawa din ako ng 5 minutes video nang wala ito. So far mas maganda yung mayroon ito. Sumura ko lang to guys, nabili. Kasi nung last time, meron din akong ganito. Nakabili din ako ng ganito. Doon sa sentro. Doon sa town, nakabili ako. It's 185, 89 ba yun, something. Tapos, nasira yun guys, naputol. Naputol dito oh. Kasi, ano, huwag nito. Ano ako, nung naglinis ako, tapos hindi ko napansin na may, ano pala,
Akala ko cord siya, yung cord, akala ko cord ng cellphone, yung pala cord ng microphone. Kapag hina kong ganyan, naputol. Nadaganan pala siya ng, ano, ng cabinet ng kalahati. So, pag hila kong ganyan, naputol yung ito. So, ito ay isang, ano lang guys, review about dito sa aking nabiling lavalier microphone. Ano guys, okay naman siya. Recommended ko siya sa mga gusto ano yung medyo mag-recording ka ito, ayos to, or making videos para mas clearer and define yung voice, ayos to guys. And ano siya, mura lang, diba, at saka cozy. Kasi diba, ano na, mabilis na siya gamitin. Mayroon din ako nakikita lang guys, mga wireless. Wireless siya. Okay din naman yun. Okay din naman siguro yun. Pero ito yung na, ano ko, nabili kasi mura na. So, ayun guys, ano siya. It's, ano o. Oh, it's only 100 plus. Ito. And okay na siya guys, mapapakinabangan na siya. And the same time, ano siya, mas maganda pag mayroong ganito, yung ano mo, kung nagbablog ka. Para sa akin ah, highly recommended siya guys, so, 2 thumbs so far. And update guys, ano siya, it's already 4:30 in the afternoon here in the Philippines. And it's 34 degrees. It's sunny days kasi nga na summer. At saka pa-end na yung summer guys. And ano pala guys, gumawa ako ng sa ano, yung Komuti Q. Ay naku guys, na-perfect ko na talaga siya. Maganda na yung kulay, dumikit. Dumikit na guys yung ano, asukal sa kamote. So, maganda na yung ano niya guys, ang kulay niya. So, tingnan niyo guys. Okay siya guys kasi ano siya, madali lang pala yung ganun guys, yung mag paanohin, parang maging latif yung ano, yung asukal, parang makaramelize ba siya? Caramel. Makaramelize. Ano lang pala siya, guys? Lagay kayo ng mantika. And then, ilagay niyo yung kamote na isla. Parang nasa ano na talaga tayo dito, guys. Naka, ano lang tayo, naka-short. ano siya, guys? Ano lang siya, mabilis lang pala magawa ng ganun. So, like ganito guys. Magpainit kayo ng mantika. Pag mainit na yung mantika, ilagay yung mga slice-slice nyo na kamote. Tapos, pag maging brown na siya, ano na siya, ibuhos na yung asukal. For example, ano kung, kayo ang, kung anong preference niyo doon, kung anong gano'ng kalami ang asukal, kung gano'ng kalami din yung kamote niya. Ako kasi niloto ko guys, 3 lang. Tapos nilagyan ko ng kalahating tasa ng ano, half cup ng asukal na pula. Tapos ano siya guys, hindi ko muna siya, hinayaan ko muna siya na, nung nilagay ko yun, hinayaan ko muna siyang hinayaan ko muna siya ng 3 minutes, ganon. Tapos, pagtingin ko ganyan guys, natutunaw na yung asukal. Pag natunaw na yung asukal guys, na medyo caramelized na siya, saka nyo siya haluin na ganyan. Ay nako guys, dikit talaga yung asukal sa kamote. Ang ginawa ko kasi nung last time na ginawa ko guys, niluto ko yung kamote. Inislice ko yung kamote. And then, parang in-steam ko siya sandali yung kamote.
At tas kinuha ko, tas ako tinirito. So, yung nangyayari, ganun. Nadurog yung ano, nadurog yung kamote, tapos yung asukal, nagsiparit. Nandun siya sa ilalim ng, ano, mantika. Sa kawali. Hindi siya dumikit. So, ano siya guys, and then, pagka, ano na siya guys, coated na siya, lahat yung kamote, pwede nyo nang hanguin. Tapos, kung tusok-tusokin ninyo ng ano, ng barbecue stick, or sa plate nyo na ilagay, ay okay na agad pang merienda. Kasi, maganda din yun. Nutritious din yun yung kamote. Diba? Rich in fiber. So, at saka ano, mura pa. So, pwede na talaga. So, ganyan guys, ang update ko today. So, ayun. And then, nag-ano ko guys, na as usual, nag-ano tayo, pinis-linis ng ating bakura ka. Ay, marami na. Ang chikaan mo guys. Pinis ako nung sa labas, kasi may marami mga damo. Tinanggal-tanggal kong ganyan. Wala kasi ako guys, itak eh. Yung ano ba, bolo. I mean, ano? Ano ba yan sa Bisaya? Kuan ba? Guna. Guna. Wala kasi ko'y guna. Ako ang tanggunahan para malimpiyo. Wala kang gulgul guna. Kutsilyo rin ang gamit. Naman may kutsilyo. Naman may kutsilyo guys. Nga medyo lapad. Lapad yung dulo ba. So, moto ang giguna-guna. Hindi siya kung ayaw guna. Kaya para malimpiyo siya. Kasi tamang-tama. Kasi ano siya ngayon, oh. Init. Diba? Kasi kung maglinis-linis ka, tapos maguna-guna ka, tapos upin ulan, sus ka, kabasa sa yuta, hindi ugunahan. Yan guys. At saka, para sa may mga alagang pusa dyan, ano siya guys, yung leather box na yung pusa ninyo, ano siya, huwag niyong lagyan ng bato, yung, di ba yung pag nilagyan yung buhangin, may mga kasamang bato-bato yun siya. Ano siya guys, ano nyo, salain nyo, ang ginagawa ko guys, inano ko yung screen, yung buhangin, ginagawa ko sa screen, para yung mahulog doon sa leather box, ano siya, sa leather box, ano ka na, maliliit na lang na granules ba, hindi siya malalaking bato, kasi ano, pan sila, di sa ganahan, kaya may mga bato-bato, ilang i-ano guys, ilang isabulak ng buhangin, yung pusa dito, pag may mga buhangin, may mga kasamang mga bato-bato, isa bulak niya guys, yung ikatag, ang mga kanang ang buhangin, mga magkatag sa salog. So, ayun guys, ano siya. Tapos pag, anuhin niya siya guys, i-estimate nila yung dami ng buhangin sa loob ng letter box nila. Kasi ano, ito dito sa bahay, ato dito sa bahay. Pag the more marami ang buhangin, the more na parang ano, parang inaano niya, kinakalkag niya ba, parang ikatag niya tapos maado sa salog. So ang ginagawa ko, kunti lang yung nilalagay kong buhangin, siguro from galing sa ano, sa ano ba, bottom ng ano, box, mga ganyan lang guys, ganyan. So para ano, para hindi niya ganun din kalkalin, pinakalkal niya rin din pagka marami